Jesus sa kanyang buhay, to become a fisher of man. In the same manner, ano ba ang calling ng Diyos sa atin? Bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito? Yes, of course, to worship God. But of course, hindi mo lang sa relihin yung kaligtasan na binigay ng Diyos. Amen po ba? All of us will become a fisher of man, not only Peter. Kaya ikaw kapatid, tinawag ng Diyos para tawagin din ang mga nawawala. Inutusan ang bawat isang sa atin na maging disipulo ni Kristo at hindi lang yan, magbabahagi ng salita sa mundo. Sabi mo kasi yung katabi, share the word of God. Bakit kayo nandyan sa trabaho ninyo sapagkat ikaw ang gagamitin ng Panginoon to share the gospel? Now, sasabihin natin, pastor, hindi ko kaya. Now, listen to this. Ito yung gusto ko na sinabi. Listen to this. Once we respond to His mandate, to His calling, God will empower us. Pero ang logic ng Diyos, makinig kayo. Makinig kayo ha? Sasabihin nyo, pastor, para kasi hindi ko kaya. Before ka pa tinawag ng Diyos, the empowerment of the Holy Spirit ay nasa atin na. Ang gawin mo na lang pagtrabahuhan mo. Basa tayo, verse tayo. What's Acts 1:8? Maaaring nabasa nyo na ito. Pero uulitin natin. But you will receive the power, not only the Holy Spirit, hindi lang walang na Espiritu, but also the power of the Holy Spirit. But you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling my people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang sabi ng Diyos, ang kapangyarihan ko ay mabana sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, trabahuhin niyo na lang. Para mahinga, amen. Kapatid, hindi ka utusan ng Diyos na hindi ka pinapangunahan ng Panginoon. Before ka utusan ng Diyos, alam na ng Panginoon ang katagumpayan na meron kahit ba? Ito ang magandahan eh. Isa sinasabi natin, don't lead me the way. Nilimit ka na ng Diyos, lumakad ka na lang. Ako yung kapatid. Sometimes you always ask God, Lord, Lord,